adenovirus, then inoffer nila sa AstraZeneca, naging partner siya sa AstraZeneca, isang big pharmaceutical company. So sila yung may kapasidad para makapag-manufacture, kaya naging magandang academe and private partnership. So ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, na yun ang spike ay magiging spike, ma-express siya as spike protein, at nakikita ng ating immune system. At lalo ang paglaban ay magpo-produce siya ng mga antibodies o yung mga dinatawag nating T-cells na magiging parang mga sundalo na lalaban doon sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kanyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca at pagkakaroon pa yan ng emergency use authorization ng FDA sa bansa dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. So pag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection? So protection and efficacy. The efficacy, or overall efficacy, is the prevention of symptomatic COVID. No? So, nandun siya, 100%. Yung efficacy in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, hospitalization, 100% siya doon sa basic clinical trial. Yung vaccine efficacy age group across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. At din dito, ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Panggitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no? Sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based doon sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy daw, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikita ng efficacy na response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the Samantala, nilinaw ng vaccine na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi na ito ligtas at epektibo. Well, muna, pag may serious adverse events, kahit ang regulatory authorities, kailangan i-pose, itigil, pansamantala. Para na investigahan, ito ay maia-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang sinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na yung general population na mga may sakit po ng heart disease. May ibang bansa, mostly sa Europe, nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ilang kaso na nag-develop ng pero nung pagsusuri nila after several data safety monitoring board nila, nakita nila na yung pagdevelop ng mga was not directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca can outweigh the risk of the vaccine. Huwag dapat tayo mabahala. Yan, walang naitatala na kaso ng blood clot sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng mga sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose. Napatunayan ng vaccine expert panel na ligtas ang bakunang Oxford AstraZeneca laban sa COVID-19.
Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce dito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin. Nakatunayan na sa ilang mga clinical trials all over the world, so at least in 4 big countries, at QFI niya ay na tignan na namin po mabuti. So magagamit natin siya at kami po ay nilamit ay makaprotect sa COVID-19. Talagang I would highly encourage our healthcare workers and all those part of the priority population na pwede makatanggap ng bakuna to please have yourself vaccinated. Bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 ang parin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkaintindihan ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa may 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi po posible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong coronavirus. We need to remember that these virus, and as it's changed, the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga virus at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation ng virus, nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito, variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagkakaroon sa mga naunang variants. Ang konfirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o kamakuna. We're of interest when we see early changes but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklas ang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan, at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which variant, which is really linked to the P1 variant, factors that are associated with the P1 variant and P1 variant, currently consider the P3 variant as a variant. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na or the possibility na parang may immune evasion. Kumbaga, pwede silang mag-escape no, sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection.
Sa Pilipinas, mayroon nang naitalang ilang variant of concern. So, if we go back to what we have now,